another time, parang hindi ako makapaniwala. Pero may naniniwala ako kasi ramdam ko. Pero pag tinanong, bakit kaya ganito? Ako marami kasi mga theories kung bakit ganito tayo ka-invested. Siguro yung pinakauna, granted na, na talagang tayo lahat mahal natin yung bayan natin. Gaano man siya kahirap mahalin, mahal talaga natin. Pero yung pangalawa, siguro ngayon, mas sigurado tayo kung anong klase mga lingkod bayan yung gusto natin. At anong klase mga lingkod bayan yung pinaniniwalaan natin na we deserve. Kaya ganito tayo ng ikipaglaban. Pangatlo, doon na-realize natin na hindi naman talaga natin pwede ipaubaya sa mga elected officials yung future natin lahat. So maraming mga dahilan kung bakit. At for some siguro ito yung dahilan, for others iba din. Pero again, having said that, parang this gives us all the more reason to continue fighting. Pero ang na-realize din natin during the elections is hindi kasi ito pwedeng tira lang ng tira. Ang gusto sabihin, galaw lang nilang galaw. Pero kailangan talaga tayong magkaisa para makalaban tayo para sa bayan ng tama. Alam ko na hindi naman natin maaasahan na pare-pareho yung pare-pareho yung pinaniniwalaan natin na manner kung paano tayo mag-fight. Pero yung assurance ko lang sa inyo na nandito lang ako. Nandito ako, in the last, dumating ako ng Sunday, dumating ako ng midnight, going into Sunday, ano na ngayon, Wednesday, mula Monday hanggang Wednesday, nasa opisina ako, tatlo lang yung ginagawa ko, nag-e-empake, yun yung pinakamahirap sa lahat. Ang pangalawa, nag-meeting, nagkatanggap ng mga bisita. Pero yung pangatlo, at yun yung dahilan kung bakit medyo na-late kami ngayon. Kasi galit kami sa inaasikaso namin yung anak buhay natin. Na kaya natin ito binubuo, anak buhay has been there since 2016. Pero the reason why we are so, parang yung resolve natin to continue doing ang buhay. Hindi lang yun dahil kailangan siya ng tao, nakakatulong siya. Pero yung one of the things that we realized during the campaign is ang dami talagang tao na gustong tumulong, hindi lang alam kung paano. And pwede kasi yung pakikipaglaban natin sa bayan mas positive. And gusto natin na mag-provide ng platform para yung energies na nasa atin pa maibukos natin sa isang movement na we continue doing good for the Filipino people. Hoping na as we continue doing good, mas nare-realize ng kapwa Pilipino natin yung kabutihan ng bawat Pilipino. Kasi yun naman eh, di ba? Hindi ko alam po, siguro karamihan naman sa inyo nakapag-attend ng mga rallies. Wala ka dito kung hindi nakatend ng rallies. Kasi ang tawa for us, hindi nyo nakikita siguro yung what goes on behind. Pero halimbawa, yung mga provincial namin, bago nung big rally natin, meron na kami series of small rallies. Sometimes, walo yun, sampo, bago ng big rally. Ano mo yun, nagumising kami ng sobrang aga, nagja-jump kami from one rally to another. Nakita nyo naman, wala na akong boses. Parang pinipilit ko na lang may boses pang lumabas. Pero kahit hindi ko nararamdaman yung pagod. And I think hindi ko nararamdaman yung pagod. At kayo rin. Yung iba sa inyo nakatayo ng sobrang habang oras. Pero bakit ba ganun yung energies natin? Parang, di ba? Parang, when you think about it now, bakit ba ganun tayo kadesidido? Napupunta tayo sa rallies,
Diba? Ayan si Pichi, napakasipag nito eh. Talagang, di ba maghahanda ka ng pagkain, not for yourself, pero maghahanda ka ng ano, for other people also. Ayan si Anna, not so many people, no? Si Anna and I have been friends for so long. Kumare ko siya, inaanak ko yun. Alam niya na kami ni Ay kayo nagluluto sa bahay. All throughout the campaign, dahil hindi kami nakapagluto, pinapadala kami ng ulam araw-araw. Di ba? Bakit ka nag-chatsaga? Bakit ka nag-chatsaga ng ganyan? Pero parang we became a community eh. Na even if we do not, all of us do not know each other, alam natin na lahat tayo nagkakasama for love of country. And we do not want to put that to waste. Gusto natin na, kaya sana hindi maghipas yung inyong, sana hindi kayo mawala ng gana. Diba? Yun yung pinaka-worry ko when we did not make it during the campaign. Na ang pinaka-worry ko, baka yung mga supporters na wala ng gana kasi natalo. Sana pareho ko kayo na ako hindi ako nawala ng gana. Ako mas excited pa ako ngayon eh. Para sa akin, totoo na I had so many plans for the country. Pero hindi ako nanalo, parang ang bilis ko mag-shift na ngayon hindi ako magiging presidente. Pero ito yung mga magagawa ko, the possibilities are endless. So sana kasama ko pa din kayo. Ito pasensya na kayo, ang dami ko nang dinaldal. Parang first public gathering ko kasi ito since I arrived. So, parang ngayon lang ako nakapag-share ng aking thoughts. Pero, excited ako eh. Excited ako kasi ako sigurado ako maraming roadblocks. Pero parang rehearsal ko kasi yung 6 years eh. Ang daming roadblocks, pero ang lesson, magdesidido, walang imposible. So sa akin, I hope we do not dwell on, hindi lang yung negatives, pero what we failed to attain. Pero sana ma-appreciate natin what we were able to achieve. Kasi tingin ko, hindi talaga yung matatawaran. We are thinking of a lot of things now. Siyempre, pinag-aantayan natin yung ating launch on July 1. Kanina nagkaroon kami ng initial meeting kasi we're thinking of many things na paano tayo mag-fundraise for our programs. And one of the things na pinag-uusapan namin is to produce a coffee table book on the People's Campaign. Kanina nagkaroon na kami ng initial meeting, kaninang lunch. And nire-review namin yung mga lahat na pictures during the entire campaign. Grabe. Parang ang na-achieve talaga natin, ang imaginable. Diba? I have never gone through any elections. Halimbawa, noong 2010, my husband was very active in the Pinoy campaign also. Ano din yun? Grabe din yun. Pero parang kakaiba kasi ito yung ngayon. Kakaiba yun ngayon kasi we had so few politicians on our side. Pero talagang ano siya? Parang in the real sense of the word, talagang tao talaga yung gumalaw.